sa mga nakikilala nating lineups na madalas nating mapanood sa iba't ibang mga kampiyonatong nakikita natin. Pero ngayon, papasok na tayo sa unang laban sa pagitan ng Onyx Arsenals at Next Play Tiger Cubs. Dito talaga tayo magkakasubukan kung mapapantayan or mahihigitan ba nila yun ay pakita ng mga team sa unang serye kanina. Kanina napansin natin na maaga pala nagkakaroon na nasuntukan. Literally, ayun, dito rin na maagang napa-flicker out si Lord JM. So, simula na ganyang countdown nun for Onyx. Ah. Meanwhile, I can definitely say na si Sana mahihirapan ng gusto dito sa glue ni JM. Sticking like a glue. Yan ang rotation na gustong gawin ng Onyx Arsenals ngayon. Talagang magkasama agad si Dudot at si Jem para handa silang manggulo dito sa top lane. At mukhang eto na. Abi na. Spider Miles goes in the first blood. Dudot. Medyo disiplinado lang din sa pag-disengage. Meanwhile, Wying focuses sa goal with the Little Wonder. Targeting Sana. Pero Sana makakataas nga ba? No, he won't. As Dudot secures a kill against Next Play, Tiger Cubs. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, Brigida. Dahil umaatake si Wying, trying to steal the orange bomb away. May pagkapit na nga ba dito magaganap as Kazen secures the jungler for Onyx Arsenals. Parang nakapitalize pa ng Next Play EVOS yung gusto sana o yung intention ng Onyx Arsenals. And maganda yung thought talaga. Nakikita naman na natin yung kadalasan sa mga gusto talagang mag-establish ng early game dominance. Yes. Pero for some reason, hindi siya pumabor sa kanila. Maaga at mabilis yung naging respo dito ng Next Play Tiger Cubs. At talagang hindi sila nagkulang. Nahigitan pa yung gugustuhin sanang makuhang kalamangan doon ng Onyx Arsenals. As you can see right now, no, na talagang hindi sila masyadong narattle doon sa rotation na ginagawa nila. Pero still, nandun yung threat na kung ipagpapatuloy ang ganitong momentum ng Onyx Arsenals, malamang sa malamang, sila ang makakauna at makakauna palagi sa mga important or sa mga major objectives later on. At nakita naman na natin ngayon, ayan ulit ang nagiging kwento. Talagang hindi nila hinahayaan na makalamang si Lord JM. Mukhang ngayon bibigyan pa. Another repeat, Chovy with a feathered airstrike. Sobrang timing. At ang ganda rin na nung initiation din doon ni JM, if ever man na mag-engage into his ultimate si Lord JM. But right now, I can see Sana trying to do the same thing. Nag-flicker out na nga lang din. But look at that. Nagkaroon ng damage doon si Sumpak and Kazen. But Dudot with a beautiful aluminum blast. Able to take down Kazen. Sana goes in. Pero wala pang ganong kalakas sa damage dito si Dudot. And Chovy with the wings by wings, walang makukuhang kill ulit. Grabe yung patience doon ni Sana sa kanyang paggamit ng power of nature sa harap nitong si Dudot. Talagang binibate niya na gamitin alam yung stun-on kung sino yun eh. At alam na alam din dito ng Next Play Tiger Cubs. Grabe. Na ganun yung i-anticipate nila. Pero ngayon, Lord JM, di na naman pinagpapahinga Athena. Talagang siya ang nagiging target ng rotations ngayon ng Onyx Arsenals. Pinupuruhan siya, no? Pinupugpug talaga siya. And this time, alam ko nagkakaroon ng rattle moment dito on Next Play Tiger Cubs. Pero sumpak in a very tight spot as Dudot goes in with a killing spree. Ang ganda ng placement dito ni Supermassive Everman goes in with the feathered airstrike na nga lang din. Kaso nga lang doon sa pinakagilid. Hindi nila namamataan na meron din namang nagmamatsyag sa bawat galaw nila. Pero hindi pa yata tapos dito. Brigida, Wying goes in with a quick monitor lang din agad Sana. Kaso nga lang, sa napapansin ko, dikit pa rin naman eh. Oo, dikit pa talaga. Tamang bawi lang ang ginawa doon ng Onyx Arsenals dahil kanina, ang Next Play Tiger Cubs ang literal na ng palibot doon naman sa gold laner nila, which is si Bert. At yun lang naman ang ginawa nilang sagot onto sumpak sa bot lane. At talagang hindi pa tayo nakakita ng malinaw na kalamangan na nasa kamay ng either of the teams ngayon dahil pareho silang sobrang aggressive maglaro kung tutuusin. Talagang gusto nilang ilaban ang mga nakikita nilang pwedeng ilaban. Pero as of the moment, mukhang kinakailangan lang mag-doble ingat ni Lord JM kasi Jem rather, kasi dalawa pala yun nandun sa taas, pero meron din naman siyang kasama. Jem and Jay ang naglalaban dito, but Chovy, every time na meron kakapitan na parang tuko dito sa Jem, that's the go signal eh. Napapansin ko, sumusobra na yung, yung aggressiveness, pero sumusobra rin yung depensa na Next Play EVOS Tiger Cubs, to the point na nahuhuli na sila ngayon in terms of network. That is 14,000 for Onyx Arsenals. Meanwhile, another objective, you secure Dudot from the back naman sa may bandang baba. Ginahin ni Spider-Man sa Numinum Blast. Napakaganda pagtama doon sa dalawa. Kaso makakaligtas si Dudot with a piece of HP. Pero si Bert lumipa with the Tiorna part memory.
Jovi, on the other hand, nag-aantay ng go signal, hindi na nila aasimin pa. Enough na nabawasan lang muna nila. Mabuti na lang daw at nakaalis doon sa range ng Torn Apart Memory si Sana dahil kung hindi, delikado yata. Tapos ang sakit ng Feathered Airstrike ngayon ni Jovi. Ang sakit nun, if ever na tumama pa, lalo nung nag-flicker siya. Huli na nga lang din na nag-sidestep na maaga si Sumpak, he anticipated. Tinatry niya rin i-predict if ever yung mga next movements na manggagaling for Onyx Arsenals. Meanwhile, look at Sana and Dudut. Wala, konting pitikan lang, hindi sila magkakapatayan. If ever man, ang pinakaasahan sa kanila is yung kanila magiging set up. Right now, Onyx Arsenals, slow and steady, pero focus sa goal. Dudut with a numinum blast, walang tatamaan, but it's okay. Safety net lang, kumbaga. Sobrang ganda ng mga pagkakalatag ni Dudut sa kanyang Luminon Blast. Kaso may masastan yata dito sa bot. Sasalo. Hindi kaya. Torn Apart Memory tumama. Pero nandyan din naman si Jovi with the last hit. Nandyan din si Sana. So that will be a double kill going to Jovi as Onyx secures a very clean initiation against Next Play Tiger Cup. Kanina pa nagpapakiramdaman etong si Dudut at etong si Sana, kaso parang talagang mas nakalamang etong si Dudut sa pagpapakiramdaman dahil sa sobrang tagal nilang magkarap. Alam na ng Onyx Arsenals kung nasan na nga ba ang mga players ng Next Play Tiger Cubs. At tuwing maglalatag siya ng Numinon Blast dito, talagang naka-caught off guard eh yung mga players ng Next Play Tiger Cubs. Yes. Kahit sabihin natin nararamdaman lang nila yung slow, alam na nila na nandoon. At ngayon, meron silang magiging bawi dito sa ba. Laki ng epekto nun na, and imagine na, kailangan nilang tatlo or apat na members from Next Play Tiger Cubs na magsama-sama just to take down even birds. Or Dudut. Pero right now, there will be an off-cam kill for Jovi yet again, an early 502 KDA. Then there's a big objective right now being targeted. Next day, Tiger Cubs, ang kanila nagiging next target plan is to secure turrets as much as possible or as fast as possible. Andyan na naman ang Numinum Blast. Umama dito sa pinakababa. Kazen is down. Monster kill for Jovi. Napakabilis na follow-up coming in dito from Jovi. Kinakailangan na nitong respetuhin talaga ang mastering ni Jovi sa ganitong mga artillery mages dahil kilala natin siya na talagang bihasa sa ganitong uri ng mga heroes, lalo na for the Farsa and the Eve na talagang madalas na ginagamit niya. And ngayon nakikita na natin kung gaano siya ka-promising in using these heroes. On 602 on his KDA as of the moment, hindi biro yung damage output na meron na yan ngayon for sure, kahit may tapat mo sa pinakamakunat na player ngayon ng Next Play Tiger Cubs. Hindi pa makapag-shine out din kasi dito si Sumpak, which is one of the Alaksan keys to victory na Next Play Tiger Cubs. Meanwhile, for Onyx Arsenals, check na check yung kay Dudut eh. Diba? He is cooking something. He And is. When he cooks, yes. Lahat talaga doon nahuhuli. Oh, oh. Diba? Nakakaroon ng fiesta. Kumbaga, naiyaain. Catered to all. Onyx Arsenals, on the other hand, they have a plan in mind and they're taking things onto their own hands, taking action, kumbaga. Uh-oh. Not only onwards, meanwhile, two turrets target top and even onto the mid lane. Yes, there are turrets na take down din naman ng Next Play Tiger Cubs, pero ang laki nung nagiging exchange nun for Onyx Arsenals. Kinailangan bang gawin nila Kazen iyon dahil yes, daw gusto na nila na talagang makapag-farm si Kazen dahil kanina pa niya yun hindi nagagawa. So at the cost of two turrets para dito sa side ng Next Play Tiger Cubs, nagdesisyon talaga sila na makakuha ng farm para dito kay Kazen at iangat na lang ang mga minion waves nila dito sa bottom lane just in time siguro para dito nga sa upcoming natin no, na makikita na Lord Spawn dito sa top lane natin sa side na kung saan nakapwesto na yung karamihan ng players ng Onyx Arsenals. Taliwas ang mundo nila. Oo nga eh. Magkabilang mundo sila dito. Pero, pag may sumilip from Onyx Arsenals dito, that's the time eh. Magkakaroon ng ano eh, gulat factor na nga lang din. For Next Play Tiger Cubs, all they can do right now is wait na mapondahan nila na maiga din si Sumpak. Pero medyo bumubulong-bulong tayo. Nagbago yata ang isip ng Next Play Tiger Cubs sa kanilang pagtatago dahil narinig na nila ang tunog ng pag-atake ni Waing dito sa ating Lord. Yes, this is just a level 1 Lord, pero pwedeng ma-maximize kasi ng Onyx yung magiging epekto ng Lord na to. Especially considering na dalawa na sa inhibitor turrets ng Next Play Tiger Cubs ang na-expose nila with that engage or with that play na ginawa kanina ng Onyx Arsenals. Kaya naman ngayon, magdedepensa muna na naman ang Next Play Tiger Cubs dahil wala silang nakuhang kapalit talaga nung Lord na na-secure kanina ng Onyx Arsenals. Ngayon, naangat nila ng
bahagya itong wave nila dito sa bottom lane. Pero Onyx Arsenals, kayang-kaya rin nila itong pagsabayin dahil hindi na rin naman kataasan yung natitirang buhay na itong bottom lane turret ng Next Play Evos. At, ay, Next Play Tiger Cubs, rather. At mukhang may engage tayong may kita. Oh, pero doon si Kaiser sa pinakalikod, nagkaroon naman siya ng magandang trade-off. Chovy is down, pero doon sa pinakalikod, nakakamparoon ng mga free hits si Bert. As he goes in with a slay against Lord JGM, pero doon sa pinakagilid si KZ tumatakbo together with Sana, the Lord right now, even though it's just level 1, umaatake na sa inhibitor turret ng Next Bay Tiger Cubs. Lumiliko ang sights dito ni Onyx Gem, gusto niyang hulihin si KZ, pero si Sana holding on, just clearing off the last catapult minion. Number ng blast will hit onto Y, makakapag-disengage, pero si Zumpak nandiyan pa rin naman with a passive, nag-sideset, nag-phantom step, tumama lang rin naman. Naispotan ang location ng Onyx Arsenals. Is this the pagbawi na kailangan na? Or ito na nga kaya ang pinakasimula ng storya pa lang sa larong ito? Commendable defense coming in from Next Play Tiger Cubs. The moment pa lang na parang hindi na nila inilaban yung Lord kanina na sinecure ng Onyx Arsenals. Parang respeto na yun eh. Respeto na yun sa kanila dahil at the time, 7K gold lead yung meron ng Onyx Arsenals kontra sa kanila. Ngayon, medyo lumiliit kahit papaano. Nasa 6K na lang ang kanilang kalamangan. Pero they have to take things step by step kung gusto nila talaga eventually mabawian ang ginagawa ng Onyx Arsenals. Dahil nga sa the moment, medyo napapaganda talaga ang laro para sa side ng Onyx Arsenals. At meron na naman tayong off-cam kill na mapupunta ulit sa kamay ni Chovy on this far, sa. But Dudut is cooking something, ha? Cooking something. Pinipilit niya may spatan kung nasa si Kazen kasi kanina nakaligtas. Tapos nakuha pa si Chovy. That is actually the first death pa lang naman ni Chovy. Pero ang laki na naging impact na for Onyx Arsenals. After that, what's next, diba? Next play, Tiger Cubs, nas nag-enjoy sila. Meron naman silang fast wave clear of Everman kasi Spider-Musk can copy the Feathered Airstrike by using the IMU. Sana on the other hand, medyo nakakapanginayang lang yung wild charge siya kasi nagagamit siya as an escape. Pagdating sa mga initiation na ginagawa ng Onyx Arsenals, Numinum Blast will connect. Hindi na nagtipid pa dito si Bert with the torn apart memory. Pwede nating tanggalin yung memory, gawin natin HP. Torn apart HP, literally. Lahat ng pwedeng panakas ginamit na dun ni Sana. The flicker, the wild charge, the additional movement speed kapag dumikit ka sa pader with the power of nature, pero hindi talaga kinaya. Hindi talaga. Sobrang nag-all-in doon ang Onyx Arsenals, and in the end, it proves to be worth it dahil sobrang nakuha nila yung espasyo dito sa Lord Pit na para sa kanila lang talaga, at walang ibang player ng Next Play Tiger Cubs ang magtatangkang lumapit at mag-contest knowing na this will be a 4v5 situation. Kaya isa na namang replay ng hintay at depensa para sa Next Play Tiger Cubs ang mapapanood natin, Athena. They could also rely then on how Sana will place himself din eh. Yun yung pinakinabang ako. Wala pa tayong nakikitang untog sa dalawa or sa three members ng Onyx Arsenal. So Sana needs to be very careful in pulling through with the wild charge, even with the power of nature, just to soak up all the damage na binabato dito ng Onyx Arsenals. But would you think if ever man na magkamali si Dudut ng Numinum Blast, that will be a go signal for next play? Pwede. Or actually, kahit na makita lang nila na kinakasan na niya yung Numinum Blast, dahil ang wild charge may pangansel talaga siya kapag na-knock up dito yung pagcast netong si Dudut. So, maging si Dudut, kinakailangan niya talagang mag-ingat kung kailan niya ikakast at gagamitin yung kanyang setup skill, which is yung Numinum Blast. At ngayon, wawawalan na naman ng inhibitor turret ang Next Play Tiger Cubs. Depensa kung depensa ang kinakailangan nilang gawin dahil nandito na ang Onyx Arsenals. Kumakatok-katok na naman sila dito. Maagang paggamit ang Feathered Airstrike by Chovy, but it's okay. He purchased a Winter Truncheon para if ever man na siya yung directly na aatakihin na naman dito na Kazen, he will be ready for it. So first aid, meron agad. Check na check para dito yung plan B nila. Gagana na nga kaya Wain from the front. Dashing out. Dudut goes in with a mini stun. Sana stun, pero nadya pa rin naman yung power, and even with a wild charge may tatamaan. Kasungala siya rin naman, ha? Matatanggal Sumpakil, speed na nga lang din doon sa pinakagilid. Kasungala hi doon sa pedyo, natutuli na nga lang din sila dahil si Bird goes in with a double kill. Dalawa ang natanggal versus sa isa nila na si Waing, at nandito na rin ang kanila mga catapult minion. Mukhang tatapusin na. Lock eyes onto the tower Mancel of Next Play Tiger Cubs. Canceled na nga lang din dito, pero nandiyan pa rin naman sila Gem and Bert and Jovi. As Bert goes in with unstoppable, wipe out. And that will be it for Onyx Arsenal securing game number 1. Tinapos ang laro with a clean wipeout as well.
That's Onyx Arsenal's making a statement para dito sa kanilang debut match para sa MDL Philippines Season 1. Ibang klase ang pinakita nilang charisma sa pagtapos ng laban na yon. Tuloy-tuloy lang, hindi sila nag-let go ever doon, Brigida. At na-make sure naman nila na magbubunga ang kanilang paghihirap.